what's up mga ka-Biltec? Welcome back muli guys sa ating YouTube channel, Biltec Motorride. And for today's video mga ka-Biltec, gusto ko naman i-share sa inyo ngayon kung paano magpalit ng gear oil. Ayan, sa mga motor natin na Honda Click 125 or 150 mga ka-Biltec. At the same time, same process din sa mga ibang model ng mga motor natin. Like for example, Honda Beat, PCX, Aerox, NMAX, Airblade. So, pare-parehas lang yan mga ka-Biltec kung paano pinapalitan ng pinaka-gear oil sa mga motor natin. So yan mga ka-Biltec, bago tayo mag-proceed sa pinaka-tutorial natin kung paano magpalit ng gear oil sa mga motor natin na Honda Click. Konting additional lang mga ka-Biltec, at tuwing kailan ba dapat tayo magpalit ng pinaka-gear oil natin? So, based on the manual mga ka-Biltec, every 6,000 kilometers dapat nagpapalit na tayo. O kaya naman, every 1 year or 2 years, dapat palitan na natin yung pinaka-gear oil na mga motor natin. At based naman mga ka-Biltec sa mga ka-click natin or ka-motor natin dyan, ang nagiging basis natin dyan mga ka-Biltec, yung 1 o kaya naman yung kilometers ng tinatakbo natin. So kung ikaw yung taong lagi mong ginagamit yung motor mo or lagi kang naglo-long ride, ang nagiging basis natin dyan mga ka-Biltec, yung kilometers, like for example, kung every 2,000 kilometers, 3,000 kilometers, or 4,000 kilometers, and then sinasabay mo na siya sa pag-change oil mo. At yun naman yung kadalasan mga ka-Biltec na ginagawa natin. Like for example, ako mga ka-Biltec, so pag na-range ko na yung 2,000 to 3,000 kilometers, pag nagpalit na ako ng change oil, automatic sinasabay ko na rin yung pinaka-gear oil ng motor ko. So, ang tanong pa mga ka-Biltec, magkano ba yung inaabot natin na cost? So, pag bumili ako sa Motor Trade mga ka-Biltec o kaya sa Honda, so nagre-range lang siya mga ka-Biltec ng 350 to 370 kasama na doon yung pang-change oil mo at pati yung pang-gear oil mo mga ka-Biltec. Ayun lang yung cost niya mga ka-Biltec. So ngayon mga ka-Biltec, gusto kong ipakita naman sa inyo yung simpleng video mga ka-Biltec kung paano yung workflow ng pinaka-gear oil natin sa loob ng gearbox natin. Then after nito, proceed na tayo doon sa pinaka-tutorial natin. Ito yung pinaka-basic maintenance kasi mga ka-Biltec na mga motor natin na dapat natin wag na wag natin pababayaan kasi ito yung kumbaga parang dugo to eh. Dugo natin, ito yung din yung dugo ng pinaka-motor natin. Kung wala tayong dugo, kung wala yung langis ng motor natin, hindi aandar yung motor natin. It's either masisira yan, o kaya naman maraming problema tayong may encounter sa motor natin. So, let's start mga ka-Biltec. Ito na, papakita ko na sa inyo. Then, proceed na tayo dun sa pinaka-tutorial. So yan mga ka-Biltec, start na tayo sa pag-change gear oil natin ng motor natin na Honda Click. Ang kailangan lang natin na tools mga ka-Biltec dito pang tanggal ng pinakadalawang tornilyo natin dito mga ka-Biltec. Sa baba at sa taas, gagamit lang tayo dyan ng socket wrench na tinatawag na ang sukat niya ay 12mm mga ka-Biltec. Ito siya. And then ang unahin natin tanggalin mga ka-Biltec is yung nasa baba. And then after natin matanggal yung sa baba, susunod naman natin dito sa taas para totally na ma-drain yung pinaka gear oil natin dito sa ating gearbox ng ating motor na Honda Click. So ang kailangan pa natin dyan mga ka-Biltec, once na natanggal natin na yung tornilyo, sa pag-re-refill naman yan mga ka-Biltec ng gear oil natin, so gagamit ako ng pinaka syringe natin. And then kung wala naman kayong syringe mga ka-Biltec, pwede kayong gumamit ng DIY na straw na possible na kasya dito sa butas ng tornilyo natin dito mga ka-Biltec. Ayan. So proceed tayo mga ka-Biltec sa pagpapalit ng gear oil natin ng ating motor na Honda Click 125 or it's either 150 pa yan mga ka-Biltec. So kuha lang kayo mga ka-Biltec ng pwede nyong lagayan ng pinaka gear oil natin. At sa pagtatanggal nito mga ka-Biltec, kailangan nyo lang gawin pataas
pataas, counterclockwise mga kabiltek, yung pagtatanggal ng tornilyo natin sa baba. Then after nyan, unti-unti nang tutulo yung pinaka-gear oil natin. So, pwede nyo na siyang kamayan mga kabiltek pag medyo lumuwag na yung pinaka-tornilyo natin. And then ito yung pinaka-tornilyo niya mga kabiltek. Ayan, ito siya. So meron siyang pinaka-washer dito. Ayan. And para totally ma-drain siya mga kabiltek, tatanggalin pa natin itong pinaka-taas niya. Ayan. Ayan. Okay, so yan mga kabiltek, ito yung tornilyo niya sa taas, etong maliit. And then ito naman yung tornilyo niya sa baba natin. Okay. So once nawala na mga kabiltek, i-try nating i-side itong motor natin para totally na ma-drain yung pinaka gear oil natin. Ayan, i-side lang natin yung motor natin mga kabiltek hanggang maubos yung lumalabas na gear oil dito sa ating gearbox ng motor natin. So once na okay na mga kabiltek, punasan lang natin itong lalagay nating tornilyo, then ikabit natin na dito mga kabiltek. So dito sa pagkakabit nito mga kabiltek, tansyahan lang natin. So dapat yung alam nating hindi nalalabas yung pinaka gear oil natin sa loob. At sa paghihigpit naman ito mga kabiltek, vice versa, kung yung pag-o-open niya is pataas at yung paghihigpit naman ito mga kabiltek is pababa. And then papakiramdaman nyo lang mga kabiltek kung mahigpit na yung pagkakalagay nyo ng tornilyo dito sa gearbox natin. Okay, so once na okay na mga kabiltek, proceed na tayo sa pagre-refill natin ng pinaka gear oil natin ng motor natin. Okay, paano ba natin malalaman kabiltek kung puno na or okay na yung ilalagay natin dito na pinaka gear oil natin? So, malalaman natin yun mga kabiltek once na nag-overflow na siya dito or lumalabas na dito sa butas niya yung pinaka-gear oil natin. So yan, sabi ko nga kung wala kayong pinaka-syringe, pwede kayong gumamit ng straw mga kabiltek. O kaya naman kung wala talaga kayong straw or syringe, so pwede nyo naman itong gamitin mga kabiltek. Totally. So ipasok nyo lang dyan and then pwede nyong i-side yung pinaka-motor ninyo. So tanggalin lang natin to mga kabiltek. So ngayon gagamit ako ng pinaka syringe mga kabiltek. Ayan siya. So nakapasok na yung pinaka hose niya sa loob. And then unti-unti kong lalagyan to mga kabiltek. Ayan siya. Ang gagawin ko, sasalpak ko to para maitulak ko yung pinaka gear oil natin sa loob. Ayan. So kulang pa mga kabiltek, lagay tayo uli. Come on.
So yan, makikita nyo mga kabiltek, lumalabas na yung pinaka gear oil natin. So ibig sabihin, puno na. And then ikabit natin itong pinaka tornilyo natin mga kabiltek. Then pakiramdaman nyo kung okay na, kung mahigpit na yung pagkakalagay ninyo, double check nyo mabuti mga kabiltek. Yan. So once na okay na mga kabiltek, punasan nyo lang siya. And then ganun lang ka basic mga kabiltek yung pag papalit ng gear oil natin sa motor natin na Honda Click. So yan, finally mga kabiltek, tapos na tayo sa pag-change gear oil natin sa motor natin ng Honda Click. Then after nito mga kabiltek, is proceed naman tayo ngayon kung paano magpalit ng engine oil sa mga motor natin na Honda Click. So yan mga kabiltek, bago tayo mag-start sa pag-change oil natin ng motor natin na Honda Click, ano-ano ba yung mga kailangan natin na gamit mga kabiltek? Unang bagay dyan mga kabiltek, kailangan natin gumamit dito ng socket range ng sukat niya ay 17mm. Ito yung gagamitin natin mga kabiltek sa pagtatanggal ng pinaka drain plug niya mga kabiltek. Yan. At bumili din ako mga kabiltek sa Lazada ng oil funnel. Ayan, ito siya mga kabiltek. Kung wala ka naman kayong ganito mga kabiltek, pwede kayong bumili ng imbudo. Ayan, or pwede kayong mag DIY mga kabiltek. Ito siya. Alam ko nasa 70 or 75 lang to mga kabiltek. Ayan. At kailangan nyo rin gumamit dyan mga kabiltek ng paglalagyanan nyo ng engine oil natin na tatanggalin sa motor natin. At the same time, kailangan nyo rin gumamit ng pamunas para dun sa drain plug natin para mapunasan natin siya ng maayos. At so yan mga kabiltek, gagamit naman tayo ngayon ng Honda 40 Scooter Oil, fully synthetic, 10W30 MB. So ibig sabihin mga kabiltek ng MB, ito yung best fit for scooters. Meron kasi tayong nabibili nito mga kabiltek, MB or MA. Yung MB, ito yung para sa scooter mga kabiltek. Yung MA naman, ayun naman yung sa mga motor na pang clutch or yung manual na tinatawag. At isa rin ito mga kabiltek sa recommended ng Honda or ng Kasa mga kabiltek pagdating sa pag-change oil ng mga motor natin na Honda Click. So yan, proceed tayo ngayon sa actual kung paano pinapalitan ng langis ang mga motor natin na Honda Click. So ang first step natin dito mga kabiltek sa pag-change oil ng motor natin ng Honda Click, so iabang natin na dyan yung paglalagyanan ng langis niya mga kabiltek. Then gagamitin natin dito yung socket wrench na 17mm ang sukat. And then para mabaklas natin yan mga kabiltek, ang pagtanggal niyan is paangat, hindi siya pababa. Ayan, medyo matigas siya kaya kailangan natin i-fix mabuti yung socket range natin dyan. Ayan. Then, unti-untiin natin yan hanggang sa matanggal yung pinaka-drain plug niya. Then, iabang natin yung lalagyanan ng langis niya para hindi magkalat sa simento. Ayan. So, kung mapapansin nyo, lumuluwag na siya mga kabiltek. Ayan. Ipihit natin ng unti-unti hanggang matanggal natin yung pinaka-drain plug natin. Then, ang gagawin natin dyan mamaya is isa-sidestand natin siya para totally madrain yung langis ng motor natin. Ayan. Then, take note lang mga kabiltek, sa pag-change oil natin, dapat malamig muna yung makina ng motor natin para maiwasan natin yung una, baka mapaso tayo pag lumabas na yung langis. Then, pangalawa is para ma-prevent din natin na hindi malolos thread yung pinaka-tornilyo ng mga motor natin. Ayan. So, ito pala mga kabiltek yung pinaka-drain plug natin. Ito siya. Pupunasan natin yan mamaya. Okay, so yan mga kabiltek. Sinidestand namin siya ni Kaungako TV mga kabiltek. Ayan. Subscribe guys sa kanya. Ayan. So, thank you sa kabady ko ngayon mga kabiltek. Ayan. Thank you, pre. Okay, so yan mga kabiltek, ang ginawa ko, sinide ko muna siya. Gamit yung side stand niya para totally madrain yung pinaka engine oil natin.
So sobrang dumi mga kabiltek. Ang tinakbo ko mga kabiltek, hindi ako nagkakamali, 3,000 to 4,000 kilometers. Then after yan mga kabiltek, punasan lang natin yung drain flag. Tapos kabit natin na yan dun sa pinaka-engine natin. Tapos proceed na tayo dun sa pagpapalit natin ng langis ng motor natin. So let's start. So sobrang dumi mga kabiltek. So tabi lang natin to. Yan, tapos punasan lang natin to mga kabiltek. So ang next naman natin ngayon mga kabiltek is pupunasan natin itong pinaka drain plug ng motor natin na tinanggal natin mga kabiltek. Yan. So eto siya, eto yung pinaka net na sumasala ng mga dumi mga kabiltek. Yan, para hindi pumasok dun sa loob ng makina natin. And then eto mga kabiltek, para mas mapunasan natin siyang mabuti, tatanggalin lang natin itong pinaka spring niya. Then kukuha tayo ng malinis na tela or basahan mga kabiltek. Linisan natin siyang mabuti mga kabiltek para yung existing na langis niya mga kabiltek hindi humalo dun sa ilalagay natin na panibagong langis. Yan. At dagdag ko lang mga kabiltek, ang usually na nagiging problema pala nitong pinaka drain plug natin, una is napupudpud yung pinaka rubber niya. Ayan. Possible na mag-link or tumulo yung langis natin dyan. Yan. Punasan lang natin siyang mabuti. Yan, sunod natin itong pinaka spring niya. Punasan natin ulit mga kabiltek. Hanggang totally na mawala yung pinakalangis na nakadikit dito. Yan, isa-isay natin. Taktak natin yan para matanggal yung mga maliliit na foreign object dito na nakaharang. Yan. So ganito lang mga kabiltek kung paano siya nililinisan yung pinaka drain plug niya. Then after nito is ikabit natin na siya dun sa pinaka engine natin. Yan. Bago natin siya lagyan ng pinaka langis. Then ngayon naman mga kabiltek. Ayan. So sa pagkakabit naman ito mga kabiltek, ganyan lang siya. Isalpak lang natin dyan yung spring. Saka ito. Then after nyan, ipasok lang natin dun sa pinaka butas. Yan. Salpak natin siyang mabuti. Then, gagamit tayo ulit dito ng 17mm na socket wrench para higpitan naman siya. Kung yung pagtanggal kanina is pataas, ngayon naman, pababa naman mga kabiltek yung paghihigpit ng pinaka drain plug ng motor natin na Honda Click. And then, dito naman sa part na ito mga kabiltek, paghihigpitan natin siya. Tansyahin lang natin siya mabuti. Yan. Mararamdaman natin naman mga kabiltek kung totally na mahigpit na itong pinaka drain plug natin. So fix lang natin siya mabuti. And then after nito mga kabiltek, proceed na tayo dun sa pagre-refill natin or paglalagay natin ng langis sa motor natin. Then sa part naman nito mga kabiltek, sa pagtatanggal ng pinaka dipstick ng makina ng motor natin. Yan. Pwede kayong gumamit dyan ng plies, then gamitan nyo siya ng tela para hindi siya magasgas mga kabiltek. Once na hindi kaya ng kamay ninyo, ayan. Then sa part na ito is pupunasan natin siya, ayan. Then meron kayong makikita dito mga kabiltek na take note dyan, na nakalagay dyan yung after drain, ayan. Then makikita nyo dito yung level niya mga kabiltek. Dapat sa part ng paglalagay natin ng langis dito, dapat nasa part lang siya ng mga X. Yan. Nasa gitna lang siya mga kabiltek. Punasan lang natin siya mabuti para matanggal yung existing na langis na nakadikit pa dito sa pinaka dipstick natin. Then pagbibili naman tayo ng langis mga kabiltek, make sure natin na dapat yung bibilin natin is meron siyang sight glass para makita natin yung dami ng langis na ilalagay natin sa motor natin. Ayan, makikita natin dyan kung ilang ml. Ayan. Then, ang gagamitin pa rin natin mga kabiltek dito is yung Honda 40 Scooter Oil, fully synthetic. Then, ngayon naman mga kabiltek, bubuksan naman natin itong pinakalangis natin. Ayan. Kuha lang tayo dito ng cutter para tanggalin natin yung cover
ng langis natin. Ayan. Tanggalin lang natin mga kabiltek. Then after natin siyang matanggal mga kabiltek, kukunin naman natin dito yung oil funnel natin na binili natin sa Lazada na worth of 70 or 75 pesos. Ayan. Ito mga kabiltek, magagamit nyo to ng pangmatagalan every time na nag-change oil tayo sa mga motor natin. Kahit ano pang mga motor mga kabiltek, ano naman siya, universal ito mga kabiltek. Ayan. Sa pagsasalin, ganyan lang. So unti-untiin natin para hindi ito, para hindi matapon yung langis natin sa simento. Ayan. Then ang capacity engine oil ng motor natin mga kabiltek is 800 milliliters. Ayan. Then ang total capacity naman mga kabiltek ng langis natin is 1000 ml yan, or equivalent ng 1 liters. Kaya meron pa rin matitira mga kabiltek na 200 ml. Ayan. Then pwede natin yun gamitin mga kabiltek every time na mag-change oil tayo, pandagdag natin. Okay, pwede natin gamitin mga kabiltek sa iba. Dahil yung cost pala mga kabiltek ng langis natin is nagre-range siya ng 300 or 350. So medyo may kamahalan din, kaya pwede natin siyang itabi. Then the next time, pag bumili tayo ulit, yung matitira ulit na 200 ms, pwede natin siyang reserve na pandagdag ulit. Then ngayon, punasan lang natin siya para malinis. Then eto nga, may natira tayong 200 ml dun sa 1 liters na langis natin. Then after nito, isibalik natin na yung pinaka dipstick natin. Then ang gamitin lang natin dyan mga kabiltek is hand tight lang. Kahit hindi na natin siya gamitan ng plies, yan, hand tight lang. Yung mararamdaman natin na pit na at hindi na siya maluwag mga kabiltek. Yan, pitan lang natin konti. Ayan, punasan natin siyang mabuti hanggang mawala yung mga langis na tumulo konti. Ayan. Then after nito mga kabiltek, apandarin natin siya ng kahit 10 to 15 minutes yan, para ma-absorb niya lang yung panibagong langis na nilagay natin sa makina ng motor natin. Then after nito mga kabiltek, once na napainit natin na siya ng 10 to 15 minutes, then proceed naman tayo dun sa digital panel ng motor natin para ma-reset natin or matanggal natin yung notification na nakalagay doon na change oil. Ayan. So linisan lang natin, then proceed tayo doon sa kung paano naman natin iset yung pinakapanibagong kilometers bago tayo mag-change oil ulit. So yan mga kabiltek, after natin mag-change oil ng motor natin na Honda Click, pagka-open natin ng engine mga kabiltek, mapapansin pa rin natin dito sa pinaka-digital panel natin na andito pa rin yung reminders niya na oil change. Ang tanong dito, paano ba natin mariremove or matatanggal yung reminders na yan na oil change? So ganito yung mga possible way mga kabiltek para maset natin ng tama dito sa pinaka-digital setting niya mga kabiltek. So just press the select button and set button mga kabiltek in 3 seconds. So 1, 2, 3. Then after nyan mga kabiltek, mapapansin nyo na yung time natin dito sa gilid is nag-blink siya. So just press the set button lang mga kabiltek. Then after nyan, susunod naman yung minutes yan. Then after nyan, press nyo ulit mga kabiltek yung set button ng isa pa para lilipat siya dito sa option na to, yung oil change. Then after nyan, i-press nyo ulit tong set button. Ayan. Then isi-set nyo ulit mga kabiltek ng panibagong kilometers bago kayo ulit magpalit ng oil change nyo. So 500 kilometers, so 1000 kilometers, 15 kilometers. So ang usually na ginagawa natin dito mga kabiltek, by default, depende yan sa inyo, 2,000 kilometers or 3,000 kilometers. So dahil gumamit tayo mga kabiltek ng fully synthetic na Honda, so isi-set natin siya ng 3,000 to 4,000 mga kabiltek bago tayo ulit mag-change oil. So once na na-set natin ng 4,000, press nyo lang mga kabiltek yung set button. Ayan. So kung na-press nyo na mga kabiltek, mapapansin nyo dito sa pinaka-digital panel natin mga kabiltek, nawala na yung reminders niya na oil change. So ngayon, ang gagawin nyo naman dyan na next mga kabiltek
i-off nyo muna yung engine nyo. Ayan. Then after nyan, in a few seconds mga kabiltek, open nyo ulit. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kabiltek, dito sa pinaka-digital panel natin, wala na yung reminders nya na oil change. Dahil yung ginawa natin mga kabiltek, isinet natin ulit ng panibagong kilometers bago tayo ulit mag-change oil. So again mga kabiltek, papakita ko ulit sa inyo kung paano ko ginawa yung way na yon para ma-remove natin yung notification or yung reminders dito sa pinaka-digital panel ng motor natin. So press nyo lang mga kabiltek yung select button and set button in 3 seconds. Ayan. So in a few seconds mga kabiltek, mapapansin nyo dito na yung time is nagbliblink siya. So press nyo lang yung set, then yung hours is nagbliblink na siya. Press nyo lang ulit yung set button. So yung seconds naman is nagbliblink na siya. Then press nyo ulit mga kabiltek yung oil change naman. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kabiltek, ayan, ito yung tinakbo ko last week. Ayan. Then after nyan mga kabiltek, i-press nyo ulit yung set button. Ayan. So sinet ko na siya ng 4,000 kilometers bago ako ulit mag change oil ng motor ko mga kabiltek. So after nyan, press nyo lang ulit yung set. Ayan. Then after nun, mawawala na yung pinaka-reminders dito sa taas ng digital panel ninyo, yung nakalagay dyan na oil change. So ganun lang ka-basic mga kabiltek yung pagre-remove or yung pagtatanggal ng reminders dito na oil change. So yun lang mga kabiltek. So basta lagi nyong tandaan mga kabiltek, pag nag-change oil kayo, so pag may nakita kayong oil change reminder dito, ganun lang yung possible na way mga kabiltek para mawala yung notification na yon. So yun lang mga kabiltek, I hope na meron kayong natutunan sa simpleng tutorial natin kung paano mag-change oil ng motor natin na Honda Click. It's either 125 or 150 mga kabiltek. So same process, same way mga kabiltek. So yun lang mga kabiltek. I hope na meron kayong natutunan sa simpleng tutorial na yan. Maraming salamat and God bless.